order na. Hello mga loves! Welcome back to our channel! And today, we have food in front of us. Another food! So we're going to have our mukbang today. Yep. And we have, what's this? We have our ube tart. And palabok. Palabok. And? Crinkles. Crinkles. So, kining crinkles na to, merong ube crinkles and merong chocolate crinkles. So, parang masarap-sarap to. Tapos, ang tart naman ay ube tart. Gawa ni? Ate Hazel. Ate Hazel. Hi, Ate Hazel. Thank you. Thank you po. Dito ko po ang ube. Kaya sabi ko, gusto ko matry yung ube tart kasi first time ko siyang matitikman. Usually, cheese tart, egg. Usually, it's egg tart. Ang alam kong ano. Tapos, cheese tart may ube tart pala. So, let's try this one. Takam na ako naman. Ako din, nagugutom na ako. Ready? Ready na, syempre. Itong palabok kay Ate Hazel din to. So, niluto lang yan. Pinigyan kami. Yan. Salamat, Ate Hazel. Dagdag na naman to na. Kumbang. So, i-mix muna natin siya. Yes. Sa akin naman yung ano mo. Yan o, guys. Oh. Charap, charap. Tapos may mga chicharon pa dito. Chicharon ba yan? Oo, may chicharon si Ate Hazel. Ang dami pala, Ate Hazel. Oo nga eh. Parang kasama to breakfast bukas. Gusto mo eggs? Yes! Yes! Amoy pa lang, ulam na! And for myself! The last time na kumain ako ng palabok was... Doon ko sa Cagayan de Oro pa. Saan? Saan? Cagayan? Ay hindi! Sa Manila! Kasi pag nag-birthday si Dana noon eh. Oh, hi Dan! Ala, July pa lang birthday niya! Tawag-tawa, naalala. Sige, tawagan natin mamaya. Happy birthday, Dana. Parang 20-something yun eh, 23. Dala. Tama ba? Pag tama ako, Dan, kailangan bigyan mo ako ng ano, yung Young Living Essential Oil mo. Papadala dito. Talaga ko na tinitignan yung ano yung mga Young Living, ano yan. Ako din, sa Manila yung last na kain ko ng palabo. Mm-hmm. Usually bumibili tayo dun sa malapit sa Baliwag. Oo, kasi may isa silang, anong tawag niya? Banyera. Banyera. Isang, parang nigo. Ano sa Tagalog yun? Ano sa Tagalog yung nigo? No? Yeah, tikman natin to. Di kami nag-dinner. Ito na yung dinner namin. Mm. So, ang dami. Masarap. Mm. Crunchy pa yung ano. Mm-mm. Ang ganda siya, kawali. Kuching kawali. Ang ganda siya, kawali. Ito? Mm-hmm. Sarap pala. Sarap. Sarap ko din ang bibenta sa Tinizel nito eh. Ate Hazel, kung nanonood ka man, dahil kailangan mo magbenta nito. Sarap. Sarap. Yung mga friends namin, kikitain namin bukas. Sorry guys, para maubos namin pa. Hindi tayo makapagdala. Pasensya na po. Paumanhin po sa mga kaibigan namin. Mm. Sarap mo? Kung napanood niyo yung ube cheese pandesal na video namin na mukbang, minensyon namin si Ate Hazel. Sa kanya kasi kami nag-o-order ng ube ensaymada. At saka pag gumagawa kasi siya, malaki. Malaki yung ano? Malaki yung mga... Ang ganito, ganito na ensaymada. Tapos, yun? Ginagawang baon kulong yun. Kami. Sa school. Ako nga eh. May mga estudyante din akong Filipino na nakasanayan nilang kumain ng mga Filipino food. Kaya pag may ube ensaymada, marami kami na-order kay Ate Hazel, binibigyan ko din sila. Sinishare na. Hmm? Parang mauubos natin ito. Ano nga eh. Nga pala, kung gusto nyo umorder ng ube tart, tsaka noodles, at kung ibebenta ni Ate Hazel itong palabok, basahin nyo lang yung description sa baba. Ilalagay namin yung contact number ni Ate Hazel nandun. Para makal-order kayo. Kung nandito lang kayo sa Tucson or nasa Vail, pwede kayong umorder. Tsaka nagde-deliver din siya. So,
message nyo na lang siya doon sa number niya, tapos doon lang kayo magkocontact-contact. Mm-hmm. Boy ko niya, T. Hazel. Mm-hmm. No? Makilala namin siya, T. Hazel, kasi ano? Sa grocery store, sa grocery price. Store. Sabi lang, Filipino? Add na kami sa Facebook, and then doon namin nakita, nagluluto-luto pala siya. It's then, more than na kami sa kanya. Since last year. One year. Oo, nakilala namin siya, T. Hazel. Ay, kasi nasa Bill pa tayo nakatira noon. Tama. Tapos, ano, dito na kami sa Tucson, which is 30 minutes from the previous na, ano, bahay. Kahit na 30 minutes pa yan, layo. 1 hour ang drive, pupuntahan namin sa Tingnan kasi masarap. Saka yung workplace ko, malapit sa bahay nila. So, minsan, dinideliver niya dun sa workplace ko. Nagkikita ka lang kami ng after work. Deliver. Tapos minsan, yung mga kasamahan kong puti, nagtatanong, ano yun? Yung ba one time, hindi nakaabot sa akin. Oo. kasi yung sample, at Hazel, yung sample mong ibang bread, hinihingi sila na kahit isa. Kasi masarap naman daw ang luto ng mga Pinoy. Diba? So, pause muna tayo sa Palabok. Superb. Talaga. Sarap talaga siya. Ulit-ulit yung kawali. May dinudurog siya. Oo, akala ko garlic. Parang nag-lechon kawali siya, tapos dinurog niya ng toilet. Ah, yung siguro rin. Kaya masarap, crunchy, hindi maalat, tama rin yung templa. Ah, talaga. Perfect. Oo, Palabok talaga. Palabok na Palabok. Attack na tayo sa, ano tawag niya? Ube Tart. Ube Tart. Pero actually may pangalan siya, Portuguese. Ube Tart? Portuguese Ube Tart. Salamat. When yung last time kang kumain ng ube tart? Hindi. First time to. Ay, namin ng egg tart. Egg tart? Doon sa Singapore. Baka mahal-mahal naman nun. Mahal nga. O, tignan nyo ha. I-break nga natin. And guys, Na-picture pa lang. Sabi ko sa kanya na, unique siya. Kasi, first time ko na nakita. First time ko nakita my tart sa Tucson. And, ube tart. And ube. Kasi paborito kong ube. Lahat na lang ng ube. Ube sa imaga, ube pandesal, ano pa. Ube aloya. Oh, sorry. Yun, itatry namin to. Nag-ube chon, champurado din siya. Yun ang araw. Ang araw. Sarap. Ang sweet. May nanigas na bread. Gutom ka lang? Dari kang gutom. Ano, rich na rich. May mga tart na nakakaumay. Ito hindi. Hindi siya matamis. May ibang tart na matamis ang saka nakakaumay. Matamis siya. Dahil sa halaya. Ayun po, ano to? Ube halaya. Ube halaya. Kapal ng ube, oh. Ito. Ayan. Actually, may dalawa siya nito. Ube tart. Buko. At saka buko. Na-try namin yung buko kanina. Pinasample sa amin. Masarap siya. Pero hindi kami makabuko. Team maka-ube! 6 pieces is $10. So, ganito siya kalaki. Laki siya. Ganito siya kalaki. Hatiin ang isa sa dalawang tao. Mm-hmm. Pero gusto mo ko ngayon, kaya kong ubusin ito. Ayaw makishare. Doon sa Singapore kasi yung shadow maliit. Pero kasi yun, parang traditional yung pag-make yung mga ganun-ganun na bagay. Kaya ang mahal. Pero huwag natin i-compare. Kasi ito, kakaiba. Ube, tart. Hindi pa ako nakatagin na ganito sa Pilipinas. Ito, pinunari. Mm-hmm. Sarap yung egg tart mga bakery. Pero iba yung egg tart sa atin, sa Singapore. Mm-hmm. Ube tart, 10 over 10. No? Mm-hmm. 10 over 10, ang sarap. Crust niya, titigasan pa. Oh! Ewan ko, kasi iba-iba naman lahat ng mga tao. Gusto ko may, yung medyo may crunchy. Sarap siya guys. Like, masarap. Yung nasa loob niya, perfect. Okay. So, i-try natin ngayon ang
Crinkles! Alin dito yung chocolate at ube. Dalawa to eh. Ito, chocolate to siya. And then this one chocolate is dito, ube dito. Kasi medyo dark yun. Ito yung lighter. Diyan yung ube. Okay. Kasi bago yung ube crinkles, gawa ng anak niya, no? Gawa ng anak niya. Anak ni Ate Hazel. Gusto ko man try yung chocolate at saka yung ube. Ayan na guys, oh. Ube! Sa'yo yung malaki. Okay, kasi mahilig ka sa ube. Mm-mm. Ano ba may cheese? May big cheese nga siya, eh. Hindi siya yung matamis na crinkles na. Tama-tama lang. Sarap ito. Ang gusto ko sa kanya, hindi ko alam kung tama ba na sabihin kung crunchy ang outer. Paano sabihin? Anong word nun? Tsaka yung laman. Soft. Mm. Tiki siya na ano. Style. Sarap ito pang snacks. Kape. Sa kape? Ang sarap ito, dalhin sa work. Like, kung nagtatrabaho ka, magche-check ng papel, ano ba, gagawa ng presentation. Ito kakainin mo sa side. Ah! Ayan guys, ito yung chocolate. Chocolate! Ang rich. Tingnan mo parang may moist sa loob. Chocolate talaga. Chocolate chip. Oo! Chocolate chip. Sarap yung kaya kung ito? Ayun na nga. Busog ako. Busog na? Bundat na ako guys. Sige lang, pag natapos yung quarantine, balik na ulit tayo. Thank you. Salamat sa palabok, salamat sa tart, tsaka sa crinkles. Sa mga anak mo Ate Hazel, salamat. Tsaka yung bulinggit. Cute nun. Sarap. So sa mga nanonood, sana po kayo din ay kumakain. Pasintabi po. Sa paanong kami kumain. At busog tayo. Busog na busog. Busog sarap. No? Kung nasa Tucson po kayo, gusto niyo ng... Eh, kung saan Ate Hazel, magbenta ka na nito. Gusto niyo ng palabok. So yun yung ube tart. May buko tart din si Ate Hazel. Mga crinkles. Meron din siyang ube cheese pandesal. Which is... Malay. At saka ube ensaymada. Iba talaga yung mga gifted magluto. I wish! Marunong. If nandito po kayo sa Tucson, gusto nyo po mag-order nito, i-ano nyo lang po si Ate Hazel. Contactin nyo lang. Contact. Okay. One call or one text away. Mm-hmm. Magre-reply yan. Ano order mo? At saka napaka-accommodating niya. Uh-oh. Ever. Napaka-bait pang tao. Sobra. So, supportahan po natin. Tayo-tayo lang naman ang mga Pilipino. So, support ha. No? So, yun na nga po. Sana nag-enjoy po kayo. If you like this video, if you want us to have more mukbangs, please comment down below. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell over there. See you next time. Salamat sa pagsuporta. Bye!